vlog is brought to you by Front Row International, the number one multi-level marketing sa buong Asia ngayon. Guys, to be healthier, to be whiter, to be slimmer, you just need four things. One is the Lux Renew and Lux Protect. Ito ngayon ang ginagamit ng maraming tao to prevent COVID. You can check it sa buong internet ngayon. Sobrang sabog nito ngayon. Guys, lahat to makikita nyo sa description below kung paano maka-avail nito. If you wanna be slimmer like ako nagpapayat ako, get the Lux Slim. If you wanna be whiter, get the Lux White. Okay? Now, plus, ang pinakamaganda, pag nag-avail ka ng lima, yung 6 at lahat ng mga bote mo, all 50% off. With that, guys, let's move on with the vlog. So what's up, mga ka-chabs? Hindi, medyo seryoso yun natin yan. Gusto ko lang magbigay ng reaction kasi medyo na-apekto na rin si Kazi, Jonah, and Jacob. Not para makisaw-saw, whatever, they cried or whatever thing. Whatever. Ang sa akin lang is parang marami nang nagbabash na sa bata. And always remember guys na yung bata pa kasi yun eh. Alam mo yun, yung parang he wants everything while he's young. And sa mga bashers naman niya, kailangan nyo lang munang kilalanin si Jonah and si Jacob bago kayo mag-bash sa kanila. Mag-bash dun sa tao kasi hindi nyo naman siya kilala. Na-meet ko si Jonah. Actually, kilala ko na siya dati sa mga vlog niya nung pinaprank niya nga siya. Isa rin ako sa mga napikon sa kanya dati kasi nga, yung pinarank niya nang nagnakaw si Commander. So, lahat naman, marami namang nag-ano ron, marami namang nag- marami nagalit doon, maraming marami nagsabi sa kanya na kung ano-ano, pero alam mo yun, yun yung way nila eh. Yun yung way nila para makuha sila ng audience. Yes, it's the wrong thing to do para sa ano. Alam ko maraming nagki-criticize sa kanya, maraming nagsasabi ng mali. Yung mga bata kasi, everybody's not born to please everyone. May mga natutuwa, may mga hindi, may mga nagki-criticize, may mga humahanga. May mga nagmumura, may mga pumupuri, may mga ma-idolize, mayroong namumuhi. So, alam mo yun, what comes around, goes around. What goes around, comes around. So, ang sa akin lang, kumbaga, hindi na kasi natatapos yung ano eh, yung hatred sa YouTube eh. Hindi sa social media, hindi na siya, alam mo yun, hindi na siya nakakatawa. Like Nico David versus Makagago. Nico David versus Jonah Renz Jacob. Si Kuya Jonjo ng Head Turners, nadamay na rin. So, ang gulo-gulo na, ang malupit, ang tagal kong, actually nang babalitaan ko na yan, lagi ko nakikita kasi nakasubscribe naman ako sa lahat. Lagi, alam mo yun, I'm caught in parang crossfire. Kasi hindi ko alam kung magsasalita ba ako tungkol dyan. Alam ko, wala namang pakialam yung mga tao sa akin, dahil maliit na YouTuber lang ako. Pero, alam mo yun, kaya lang, nung time kanina na 10 hours ago, actually may nagawa na akong content bukod dito, yun dapat yung ilalabas ko. Kaya lang medyo naramdaman ako kasi si Jonah eh nung nagaano siya na parang nadadama yung mga ano niya, yung mga ka-brothers niya. Ultimo yung ano yung sa prank parang na nagdire-diretso na kasi si Jawo na Grab driver na abutan ko pa yan nung pinarank si Jonah. Akala nila ako yung nagpa-prank kasi pinabalik ko si Jonah ron. Pinabalik ko si Jawo dun sa labas para pabalikin. Doon ka ulit bro, tapos lalabas ka ha? Naging issue na rin. So, ano na rin, nasa stress na rin yung bata, naapektuhan na rin siya. Always remember guys, yung YouTube ang isa sa mga buhay ng bata. Hindi naman kapareho ng mga bata tayo. May mga hindi naman YouTube yung main source of income natin. Si MG, kaibigan ko rin si MG. Si Makagago, we always keep in touch. Si Kuya Jonjo naman, kaibigan ko rin, member din natin, parang kapatid na rin natin. Bakit may mga taong na gusto lang kalabal na yung buong mundo? Alam mo yun, para lang makakuha ng fame. I'm not name dropping, pero para lang makakuha ng fame, para makakuha ng views. Wala akong pakialam kung may manood ng view ng YouTube na to o no. Kaya lang medyo nung nagsasalita kanina si Kaz, kilala ko kasi si Jonah. I met Jonah siguro mga January. And siguro may magsasabi na parang, ay, hindi mo pa siya ganun kakilala, ganito, ganyan.
Siguro, pero bilang younger brother, kasi ang trato niya sa akin ni Jonah and Jacob is parang big bro eh. So anything na nangyayari sa kanya, anything and everything from ups and downs, nalalaman ko yan. Pero syempre, kuya ko, hindi ako nagtotolerate ng mga bagay na alam ko na hindi pwede sa kanya o hindi makakatulong sa kanya. Noong nanonood daw kanina ng video niya, ramdam ko kasi na parang nag-chat siya sa akin, sorry guys kung i-bring up ko to o brought up ko. Nag-chat siya sa akin na parang may sabihin ako sa'yo Kaz kasi meron akong na hindi na tama yung nangyayari. Kasi as ako lagi pinagsasabihan na hindi na maganda yung nangyayari, hindi na parang maganda. So parang sabay nakita ko nga yung post niya na parang ayaw niya muna mag-bruce ko bros kasi nadadamay siya sa dami niya ng hater. So tao siya eh. Nung nakilala ko siya sa Notorious Motorsports, tao lang siya ng tao eh. Alam mo yun, nung nakasama ko siya na matagal, nakasama ko siya. Even dito sa bahay, natulog yan si Jonah. Sobrang mahihain yan. Para lang sa alam ng marami, mahihain yan. Hindi nga makalabas ng kwarto yan eh. Kasi nahihiya siya sa asawa ko eh. Hindi siya yung mga tipo na para arrogante kasi sikat siya. Ang bata pag sinasabi, tandaan nyo guys ha, ang tao, ang bata, pag sinabi niya sikat siya, it's a way of them feeling na parang, shit, alam mo yung parang, shit, may laruan ako. Hindi yun yung katulad natin matatanda, na parang, pag sinabi mo sikat ka, mayabang ka. You need to think outside the box, kasi meron lang siyang image na pinangangalagaan bilang bad boy. Pero it doesn't make him a bad person. You can criticize everyone, you can criticize anyone. You can criticize kahit sa panong paraan, pero wag lang yung below the belt. For Nico David, na paborito sila Jonah and sila ano, hindi ako nag-comment ng ganito para mang-diss sa'yo or kung ano man ang masabi ko. Sinasabi ko lang to bilang kaibigan, taga dito ka lang naman, antipolo lang din naman ako brother eh. Kumbaga parang sa akin eh, tama na, magmahalan na lang tayo sa YouTube. Kung may makita man tayo na hindi maganda, wag na lang natin i-post siguro. I-chat na lang natin, whatever. Kasi may mga nasisirang buhay. Alam ko, may mali rin yung si Jonah and Jacob. Ako, lagi ako nasa middle. Hindi porkit naka-close ko si Jonah is pagtatanggol ko siya kahit kanino. May mga mali rin yung, ano, yung si Jonah and Jacob. Pero hindi para sana ma-judge ayoko kasi magsabi ng isang bagay na parang nakakapanting ng tenga kasi hindi batang tondo ko, wala akong kinakatakutan, pero hindi nakakabawas ng pagkalalaki kung ako ay hihingi ng isang pabor para sa isang isa sa pinakamatali kong kaibigan sa YouTube dahil isa siya sa nagpalaki ng YouTube channel ko. Kumukulab ako sa kanya. Isa siya sa malaki. Actually, hindi siya sa pinakamalaki. Sila yung pinakamalaking nangyari kung bakit ako nag 100,000 sa YouTube. Yung Brusco Brothers. So, kay Nico David, sana makikita rin naman tayo rito. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon para makapag-usap at hindi para mang-away or murahin kita o whatever. Kasi it doesn't make sense. We're all grown-ups here, bro. Hindi natin kailan magpataasan ng boses o magpalakasan ng mura para lang maintindihan natin ang isa't isa. Ako, wala ako masasabi kay Kuya John ng head turners. Nagawa niya yun kasi kuya-kuyahan din siya ni Jonah. Wala akong kinakampihan pero si Kuya John talagang protective talaga yun na kuya. Pero ako naman yung magsasabi na don't stop na. Kasi hindi na siya healthy para doon sa mga tao sa paligid, naaapektuhan na rin sila. Ayan ang aking pananaw lamang at nasa iyo pa rin yan, Mr. Nico David. Sana lang itong simpleng message ko na to, maliwanagan yung mga tao outside sa mga hindi totoo na kilala kay Jonah Renz Jacob, MG, Kuya John ng Head Turners. Mababait siya mga yan. Not because of close ko sila, kasi hindi ko naman sila makaka-close kung kupal din sila eh. Yes, may mga ugali yan sila Kuya John, mga bad boys din talaga yan sa totoong buhay, pero alam mo, we have common grounds and I'm sure may common grounds din tayo. Darating yung araw, magkikita-kita rin tayo at darating din yung araw na pag naayos natin lahat to, Mr. Nico David, tatawa na lang natin to. So yun lang, sana kahit papano sa mga audience ko, sa mga ka-chubs ko, don't hate guys.
be motivated. Lahat po kami YouTuber, lahat po kami nag-entertain sa iba't ibang paraan. Ako, wala rin naman akong sariling content, gumagaya-gaya lang din ako. So, kung meron mga, ako mga hater, I don't give a shit. Kasi, I'm doing YouTube para lang makapagpasaya ng tao. Wala, pinakamasarap guys is wala kang tinatapakan tao. Peace out guys, lahat tayo, peace out, lahat tayo. Sa dulo magkakasama rin tayo. Sana magkaroon tayo ng ano, gathering, di ba? So, no hate, pare. Just love, okay? With that, guys, always remember, basta chubby. Basta chubby. Yummy. We out. Chubby out. Wah! Kung meron dito na sinabi sa kanila na magbibigay niya pero hindi natuloy, yung pinapagalitan sa bahay nila, yung mga